My God, I hate drugs. Wala naman talagang binigay ang eskwelahan sa akin from kindergarten to college of law. Wala nagbigay ng basket, tansa na lang sana. Sa 75-75 lang naman tayo. Teacher man yung nanay ko, sabi niya, Rodrigo, paano ba to? Makakahiya naman. Wala ba talaga itong pag-asa? Nakikinig lang ang tatay ko, sabi ko, Ma, maglaro pa man ako. Bakit hindi ako makalaro pag galing sa eskwela? Bakit mo ako paaralin kaagad? Hindi, kasi sabi ko, 75, noon pa man yan. It has worked well for me. Every year, first grade, second grade, dandahan lang, 75. Pero hindi ko masabi sa mga anak ko, gago. Pero yun talaga, hindi ko nagpapato. That was really my retort every time I am, you know, bamboozled by my parents. Sabi ko, basi yun sa College of Law na, may maraming walang hiya rin yung mga classmate ko, may iba, justice sa mga gago. Magtinginan lang kami doon sa library. Wow, sige. Doon na sa ligar na, nandiyan pa ngayon yung putang ina niya. Diyan yung mga estudyante yan. Chilled beer. Ano mo talaga, masarap eh. Doon. Kaya nag-graduate kami, tama-tama lang. Eh, si Sunny Dominguez, kababata ko yan. Classmate ko. Kindergarten, high school. Valedictorian. Pride talaga yan. Tugade. He was our valedictorian sa law school. Class yan ako. Mausa yung Tugade. At mayaman yan. Yung kayo mga rig kayo na ano, Tugade is a billionaire. Noon pa iso jantin na kami, may pera na yan. Not in millions, but he was well off. The way he was changing cars every year pag enrollment time. Meron na yan. Lahat yan sila puro bright. Espero nationalized school. Lalo na si Secretary Brunes. Pag nagsalita ito, tinig kami na talaga. The wisdom of a human being who's been around for so many years. So yan ang, ako 75 lang. Pero kita mo naman ang mga cabinet member ko. Secretary Briones, National Treasurer ito natin. Siya yan, alam kong ilan talaga at magkano. Boy, lahat yan sila, Lorenzana, valedictorian yan sa PMAO. Duterte, 75, 76, 77. Pero may isang tanong ako sa inyo. Sagutin ninyo ako yung tama lang. Bright mo yan sila lahat, pero sino ang tigas? Ang valedictorian o ang 75? Kasi kung may Bisaya dito, ganito magsalita. It's an idiom, it's a Visayan idiom, actually. Pag sinabi ng ama mo o ina mo, doong hanggang pantalan ka lang. It's an idiom, Visayan word, para sabihin na wala ka talagang pag-asa sa buhay. Sabi ko sa tatay ko, okay man pa, basta bayaran lang ako sa kinakarga ko. So, ganon ang gusto mo. Wala magawa eh. Ama na, sige. So he died. He never thought that I would make it
even to the mayor too. Mayano siya kasi father and son, but I was not close to him. I was close to my mother. Pero may distance siya kami. Siguro, behavior or attitude, I don't know which is which. Kaya, but he was there when nag College of Law ako. Second semester. So yan ang istorya ng buhay. Hindi naman kailangan talaga na summa cum laude. Wala ako niyan. Cum laude, what? First honor, na. Last honor, wala. Ang tinatanggap ko lang na award sa eskwelahan ko kasi pinagpaguran ko. Alam mo yung... Pero yung police ay mga pare sa eskwelahan ko, okay yan. Yung ibang obispo dito, mga ubok, lahat yan. May I remind you, believe in God. Kaya ako medyo, hindi naman matapang. But pag trabaho ko talaga. Do not fuck with me. Pag sinabi kong wag, pag sinabi kong putang ino, papatayan kita. Talagang mahiritan kita. If I say to you now, which was the same words, or what's the same advice or warning, if you may, nung nag-mayor ako, sinabi ko, do not destroy my city. Do not destroy our children. Do not feed them with drugs. If you do that, I will kill you. Nung presidente ako, sinabi ko yan. And it that did not sit well with the mga human rights. I'm sorry. You have threatening to file a case against. Go ahead. Basta sinabi ko, huwag ninyong sirain ang Pilipinas kasi kaisa-isang bayan ko to. Ganun lang siguro kami sa Mindanao. It is almost a land with an eternal conflict. Pero mahal ko pa rin ang bayan ko. So pag sinabi kong wag. Pag sinabi kong papatayin kita. Sabi record niyan, isumbong nila doon sa bakit? Sino bang Pilipino hindi papatay ng tao pag niwasak mo yung drugs? It will cause a breakage of ko pagkahindi. It is a thing that is dysfunctional sa lahat. You want to destroy a family? Maglagay ka lang ng isa o dalawang sira na yung pamilya na yan. Wala na. Alam ko kayo na, you must have observed. Itong Bulacan, malakas to. But I tell you, I'm warning you. Naglaro ko sa buhay dito. Hindi ako lang pakialam dyan sa pare. Alam mo, pakialam dyan sa human rights. Sundin mo lang kung ano ang tama. It's prohibited, it's unlawful, and do not do it to my countrymen. Wala kaya yung away ko sa pare. Problema naman sa pare, ganito, kung makausap lang nila. When you criticize me, maybe you'd find is it outside of the church and interview doon. But do not use the pulpit at yung homily mo to attack me. Because there is a separation of church and state. Do not use the religion. Because if you use the religion, demonic ako, demonyo ako, and to the extent magsabi, sana mamatay na si Duterte, in a mass, you are treading into dangerous grounds.
Kaya ang banat ko hindi na doon sa tao. Ang church na. E kami noon sa Ateneo, we were really being group dito sa where we lahat kami. Palby was assigned in Mindanao, but Ateneo di Davao about 4 years. Yung generation na yun, nakatikim lahat yun ng tanungin ka, bless me, Father, for I have sinned. Come on. What's your sins? Or sins? Ano man ka, 13 years old. Come on, come on. We do not have the whole day to wait for you to hear your sins. Mag-imbinto ko na lang. Kasi ano ba kung sabi? Tapos habang hawakan kami. Kaya itong church, sa Davao, may namatay na pare. Hindi ko lang, because the law will punish me. He said, I was just 29. He died of AIDS. Yung anal, ano niya, nabulok. Ay yung parish priest ng Biliran, he was molesting the boys for almost 10 years that he was assigned. Sabi ko, if you want to solve the problems of my, of our government, is you better solve them. Nabasa ba ninyo yung libro niya, no? There's a book going around. Actually, it was written by a commentator sa CBCP. He wrote a book and he died. I don't know what was the cause of that. But doon, sinasabi niya, altar secrets. If you want really to know the history of how stinking the Catholic faith is, you read the book, if you can find it, mabili mo sa online. The title is The Popes. The Popes. Ito makita mo si Lucretia Borgia, who was the daughter of a pope. She had an incestuous relation with the father. At yung anak nila was nurtured and trained to be a future pope. Naging pope talaga ang animal. Eh kung kayong gano'n na ano, tapos magturo kayo sa akin, demone, you know, I have to protect. Hindi ninyo kaya, mga pare. May mga tao talaga. Ang kaya ang social dysfunction, mag-isa, pag magpabili ito, magtama yan ng mga 5 o 6 araw-araw. Tapos itong isa bago, contaminates the one para konsumo niya. Yun naman ang mag-ikot pabili sa eskwelahan. Putang inabantay kayo sa akin. Huwag kayong magkamali talaga. Tapos, once there is an addict in your family, that family is dysfunctional. Sigurado yan. And that is a problem. Ang tirang lalaki ng bayag kasi sigihan ninyo, nilalaruan ninyo. Eh, alam mo ang history ng simbahan. Their influence was overwhelming talaga. No politician of recent memory makipag-away dyan sa Vatican pati sa Pope. Nagkamali sila dito sa akin. Ako, so be it. If it will cause my downfall, I will accept it. If I die or totally destroyed or discredited as a politician, that would be my destiny. Tanggap ko yan. Kasi nakasulat yan dito lahat.
So hindi ako nang ako lang ang magsabi, putang ina kayo, mga obispo yung letse kayo. Eh, totoo naman eh. At karamihan sa kanila, bakla. At ano, wala akong ano sa bakla. Ay, sa dormitory, ang karumihan ko, bakla. Mga bakla. Pero sila, they should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends also. Ang problema kung sinong maniwala sa iyo. Ganito ngayon, oh. Patay na to sa ang nagbigay ng introduction si Marites Vitog, Altar of Secrets, Sex, Politics, and Money in the Philippine Catholic Church. Kung masagot nila ito, at sabihin nila, may isang bagay dito na mali, abangan ninyo ang Holy Week. Dito ako magpalansang sa krus sa Bulacan. Oh! Totoo! Pero wag naman matagal. Siguro mga 30 minutos ka na ka. Kaya ko man yan. Walang yabang. Sabayan mo yan, mga ako. Oh, sige. Kasi matter of principle. Sige, gawin ko. But you correct this. Tell us the truth. Kasi kami, we had no choice when I was born. Katulog yung nanay pati tatay ko. I was brought to the church. Pwede wala akong magawa. It's not my choice actually. It's the choice of my parents. My faith is, so you better, pagka sinabi mo, you proclaim ng ganito-ganito, you should walk your talk. Pero kung puro hypocrisy lang ang lalabas ninyo, kaya dito, may dormitoryo kayo sa mga anak ninyo sa labas, at ididipositin ninyo dyan sa orphanage, kunwari. Pero anak ninyo yan. Para malaman ninyo, kasi sumubra kayo eh. So sabihin na, magpunta ako ng impyerno, wala man rin talaga akong ambisyon maglangit. Unless my wife would really pull me up. But kung sabi ng hanalit na, gago ka. Matagal na rin akong may galit sa'yo, diyan ka na lang. I have one child with hanalit. Kaya hindi kami pwede magsama sa Kim Lake because iba ang chapter niya. Sabi ko, hindi tayo pwede magsabay. Kasi putang ina kong mahulog yung yawa na yan. Dalawa tayo. Eh, paano yung anak natin? Baski pag-uwi, si takes the commercial, kung mayroon akong ibang sakyan, hindi kami nagsasabay.